Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na magpatupad ng deployment ban sa Kuwait. Anya, hindi tayo dapat mag-overreact dahil lang may entry ban. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ako, I'm never very comfortable yung nagbaban na ganun. Sometimes overreaction yung ban. Basta ban na lang tayo ng ban. Hindi naman tama. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya kung magpapatupad ba ng deployment ban ang Pilipinas sa Kuwait. Sa gitna yan ang entry ban ng Kuwait sa 800 OFW. Naniniwala kasi ang Kuwait government na paglabag sa kasunduan ng paghiling ng Philippine Embassy sa labor recruitment offices na alisin ang mga domestic helper mula sa bahay ng kanilang mga amo sa pagsasabing natapos na nila ang kanilang kontrata. Gayon din ang pagpapatuloy ng mga OFW sa private housing o shelter kahit may paglabag umano sila sa residency law ng Kuwait. Pero giit ng Pangulo. Sinasabi nila may paglalabag daw tayo sa kanilang mga rules, wala namang kaming nakikita. Pero sabi ni PBBM, kailangan nating tanggapin ang desisyon ng gobyerno ng Kuwait. It's their country, those are their rules. So we will just leave that issue open. And hopefully, we will continue to negotiate with them. We will continue to consult with them. At baka sakali, down the road, magbago ang sitwasyon. Hindi naman tumitigil ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa pakikipag-usap sa gobyerno ng Kuwait. Umaasa ang DFA na magpapatuloy ang mga pag-uusap para makabuo ng kasunduan kung paano mapapanatiling ligtas at naaayon sa batas ang pagtatrabaho roon ng mga Pinoy. Regrettably, may mga actions that were construed as violations, but we will continue working with the Kuwaitis on ensuring na yung tingin natin with taking care of the well-being of our Filipinos are within the bounds of their laws. Nagbabalita muna sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging ulit at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.